dahil summer po dito sa Cyprus, kailangan natin maglagay ng proteksyon sa ating mga balat. At ayun nga po, nagre-ready na ako para sa matinding sikat ng araw na maproteksyonan po ang ating morenang balat. At naghahalukay pa ako ngayon ng mga kung anek-anek dito sa loob ng toilet ng hotel na to. At ito po ay isa sa karangalan na makaapak tayo at makapasok dito sa isa sa 5-star hotel, 5-star resort dito sa Cyprus. At ito po ay matatagpuan sa Paphos. Because of that, I just wanna say thank you to my employer for taking me here. And yan nga po, suot-suot kong kanilang bathrobe na parang magti-take 1 do lang ako. Pack! Pack! Kapag tulog yung alaga ko, ay matutulog din ako. Kaya ilagay natin sa labas yung do not disturb. At syempre, ang pinunta natin dito ay para mag-relax. Kaya ipaubayan natin yan dito sa kanilang mga housekeeping. At ito ang pinakapaborito ko sa lahat talaga kapag pupunta kami sa mga hotel. Ang free breakfast. Oh my God. Ay, ikaw na lang talaga ang susuko. Titingnan mo palang busog ka na. Kung nakapagdala lang sana ako ng supot para mabigyan ko rin kayo guys. Pero nakalimutan ko. Sorry talaga. Ayan, itlog nga lang ako ngayon kasi on diet po tayo. Oh, diba? Ang bilis ko kumain tapos nakakagad. So, next. Ngayon naman ay pupunta tayo sa dagat. Gustong-gusto ko po dito sa dagat ay yung kanilang buhangin. Buhangin. Hindi po siya buhangin actually. Mga maliliit po siya na bato. At nag-i-enjoy po yung mga alaga ko sa ilalim ng sikat ng araw. Ayan po. Gustong-gusto ko po yan mag-apak niyan sa mga bato mo yan. This is our fourth day dito po sa resort. And nakaschedule po kami for boating. Nag-antay na po ang yate doon. At bye-bye muna, Anassa. Pupunta lang kami sa kabilang sulok ng dagat na ito. At yan ang pa-birthday ni Madam kasi birthday niyo po ngayon ang araw. At nagpahinga muna kami dito para kumain, magsayawan, mag-inuman. At enjoy na enjoy po ang lola mo. So pabalik na po kami ulit sa resort. At dahil minsan lang ito mangyari sa buhay natin, nalubos-lubusin na natin. Siyempre, tamad-tamaran tayo maglakad. Kaya magtawag tayo ng buggy. Yung buggy na po na yan ay libre naman. Tatawag ka lang sa reception para magpadala sila sa'yo ng buggy. At buggy po ang tawag sa ganito. Kasi medyo may kalayuan po ang kanilang mga hotel room. At ang papunta ka sa dagat or sa kids club. So, medyo may kalayuan. Kaya, ngayon, tatamad-tamaran ka, tawag ka ng buggy. Ang babait po ng mga empleyado nila dito. Pero wala po akong nakikita dito ng mga Filipino na nagtatrabaho. Siguro meron, pero hindi lang kami nagkasalubong. At hanggang dito na lamang po ang aking vlog. Maraming salamat po sa inyong panunood. Take care always po. Bye-bye!